Sila ay kilala sa buong mundo bilang inspirasyon para sa Looney Tunes cartoon character na The Tasmanian Devil or Toys, at sila ay madalas na tinutukoy bilang mga devils. Pero bago nating pag-usapan yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka pa sa future upload natin! Ano pang hinihintay mo? Let's go! Ang Tasmanian Devils are the largest carnivorous marsupial. Mayroon silang haba ng katawan sa pagitan ng 52 at 80 sentimetros. At ang haba ng kanilang buntot ay nasa pagitan ng 23 at 30 sentimetros. At sila ay tumitimbang sa pagitan ng 4 at 12 kilograms. At ang kanilang coat ay kulay itim na may puting patch sa kanilang lalamunan at mga spots sa kanilang tagiliran at rump. Sila ay may pandak na mga katawan na may napakalaking ulo. Malalakas ang kanilang panga at mayroon silang mabibigat na molar teeth na naaangkop para sa kanilang diet. At sila ay nag-iimbak ng taba sa kanilang buntot. Kaya ang isang hindi malusog na hayop ay karaniwang may manipis na buntot. Ang kanilang mahahabang balbas ay tumutulong sa kanila na mahanap ang kanilang biktima kung sila ay naghahanap sa dilim, o tumutulong sa pagtukoy kung ang ibang mga devils ay malapit sa oras ng pagpapakain. At sila ay may mahuhusay na pandama sa paningin, pandinig, pangamoy, paghipo at panlasa. At mayroon silang iba't ibang vocalization na ginagamit nila sa pakikipag-usap, na kinabibilangan ng nakapapanghinang tili at mga agresibong ungol, pati na rin ang mga physical na kilos tulad ng paghikab at pagtaas ng kanilang mga buntot. At sila ay matatagpuan sa iba't ibang mga tirahan sa Tasmania at Australia. At sila ay solitary animals at sila ay may teritoryo na 8 hanggang 20 square kilometers. At sila ay aktibo sa gabi at ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pagtatago sa kanilang lungga. At sila ay opportunistic predators. At sila ay kumakain ng maliliit na mamal, ibon, isda, palaka at reptiles. Ngunit mas madalas silang kumakain ng bangkay kaysa sa manghuli ng buhay na biktima. Ngunit iba-iba ang kanilang diet. At kakainin nila ang anumang klaseng maliliit na hayop na mahuli nila. At pagkatapos ay inaalis nila ang lahat ng bakas ng bangkay. Kinakain pa nila ang mga buto at balahibo. At karaniwan ay kumakain sila ng humigit kumulang 15% ng kanilang timbang sa katawan bawat araw. Ngunit maaari din silang kumain ng hanggang 40% ng kanilang timbang sa katawan sa loob ng 30 minutes kung may pagkakataon. At sila ay kilala sa kanilang maingay, communal feeding na kadalasan maririnig ilang kilometro ang layo. At sila ay nag-aasawa tuwing Marso at pagkatapos ng gestation period of 21 days. At sila ay nanganganak ng 2 hanggang 3 anak. At ito ay isisilang sa April at ang mga bata ay ipinapanganak sa likurang pambungad na pouch ng kanilang ina na kung saan sila nananatili na nakakabit sa isang tit sa loob ng 4 na buwan. At pagkatapos ng panahong ito ay magsisimula silang lumabas sa supot at ililipat sila sa isang lungga. At kapag umabot sila sa 5 hanggang 6 na buwang gulang, sila ay aawatin. At nagiging independent sila sa edad na 8 buwan. At sila ay nagiging sexually mature sa edad na 2 taong gulang. At sila ay tinatawag na Tasmanian Devils dahil sa kanilang mysterious unearthly screams, ubo, ungol,
pulang mga tenga, malalapad na panga at malalaking matatalas na ngipin. At ang kanilang mga predators ay kaunti lamang. Ngunit ang mas maliit na individual ay maaring mabiktima ng mga agila, kuwago at spotted tail quolls. At ang pinakamalaking banta sa kanila sa buong Tasmania ay ang Devil Facial Tumor Disease, na marami sa kanila ang namamatay mula sa sakit na ito. At ang mga scientists at ang Save the Tasmanian Devil Program ay nagsusumikap magtrabaho upang makahanap ng lunas upang maligtas sila mula sa pagkalipol. At noong May 2009, the federal government uplisted the Tasmanian Devil to the endangered category under the Commonwealth's Environment Protections in Biodiversity Conservation Act 1999, na ang ibig sabihin na ang status ng mga Tasmanian Devils ay formally upgraded sa endangered sa ilalim ng Tasmania's Threatened Species Protection Act 1995 noong May 2008. At noong huling bahagi ng 2008, ang Tasmanian Devils was also uplisted to endangered on the Red List of the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. At ito ay malawak na itinuturing na the most authoritative system for classifying species ayon sa kanilang panganib na pagkalipol. At ngayon ay ini-estimate na 25,000 Tasmanian Devils na lang ang natitira sa wild ng Tasmania. Pero ang tanong kung mapanganib nga ba sila? At ang sagot ay hindi. Sila ay hindi mapanganib ng mga hayop. At kailanman ay hindi sila umaatake ng mga tao. Bagamat ipagtatanggol nila ang kanilang mga sarili kung sila ay inaatake o nakukulong. Maaaring magmukhang mabangis ang mga Tasmanian Devil, ngunit mas gugustuhin nilang tumakas kaysa sa makipaglaban. At sila ay may napakaikling buhay. At sila ay nabubuhay sa wild ng 5 hanggang 6 na taong gulang. At sa captivity, sila ay nabubuhay ng hanggang 8 taon. At sila ay simbolo ng Tasmanian National Parks and Wildlife Service. At ang scientific name nito ay Sarcopilus harrisli, na ang ibig sabihin ay Harris Meat Lover. At ang Harris ay ang pangalan ng scientist na nag-describe sa Tasmanian Devils. At iyan ang kwento at buhay ng mga Tasmanian Devils. At kung nagustuhan mo ang video na kagaya nito ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At pwede ka rin mag-comment sa mga gusto mong sabihin sa video na ito. Kaya hanggang dito na lang, salamat at paalam!